Same lang po. Mamix natin yung maigi. Oh? Hmm. So yan na po. Bago na. Nga ba yung napon? Tada! Ngayong hapon, magluluto po tayo ng traditional ukoy dito sa Bicol. So, ito po, gagamitin natin yung puso ng saging. So, tara, huwag na nating patagalin to. Let's start to cook. Meron po tayong puso ng saging. Meron tayong lima. Meron tayong sibuyas, bawang. Meron tayong paminta. Gagamitin tayo ng paminta. Dalawang itlog. Yan. Then, yung ating seasoning. Meron tayong trigo, harina. 1 kilo. Then gagamit tayo ng cornstarch. Ang purpose ng cornstarch ay ito yung magpapa-crispy kapag prinito na natin yung ating ukoy. So simulan na natin. First po natin gagawin, gagayatin na natin ng pino-pino yung ating puso ng saging. So sit-aside muna natin yung ating mga sangkap. Then gagamit tayo ng medyo may kalakihang sangkalan. Simulan na po natin. Dapat manipis lang po yung inyong pagkakahiwa. Yan. Tapos mamaya, tatagtarin natin yan. Ito lang yung medyo matagal na proseso dito sa paggawa ng ukoy. Ayan. Siguro sa next, gagawa tayo ng ukoy na hipon. Masarap din yun. Shoutout nga pala sa mga nakaka-relate itong putahe na ito. And then, asahan nyo na na magkakamansya po yung inyong kamay, pati yung ating kutsilyo. Kamaya after, hugasan agad para hindi magtugma yung mansya ng puso. Sana all, may puso. So, ganun lang po. Tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos. Siyempre habang tinatadtad natin to, shoutout muna tayo. Shoutout ko yung mga katrabaho ko dyan sa LCC, lalo na sa security department dyan sa LCC na buha. Lahat na kayo. And then sa DS department and SMR. Sa lahat ng LCC dito sa Rinconada, shoutout kayong lahat. Lalo na dyan sa pinagsimulan ko dyan sa Iriga City. Dyan ako nagsimula. Yan. Shoutout sa aming inspector San Esteban, din kay Sir Obias na nagpapa-shoutout. Ayan sir, na-shoutout ko na buong trupa, buong SSD ng LCC Rinconada. Magandang hapon, kain tayo ng ukoy. Ayan. And then syempre sa lahat ng supporters ko, kay Brian Lorsano, no, i-shoutout. So ito na po yung unang dalawa. Tatagtad na natin. So okay na po ito. Sali na natin dito sa malaking langgan. Ayan na lang po kadali. Tapos ito pa. Same lang po. Then ito na po yung ating last na puso. Ayan. So tapos na po tayo. Salin na po natin dito sa planggana. So parang gagamit po tayo ng medyo malaking planggana dahil marami to, hindi natin mahalo masyado. Habang iniintay natin yung planggana na malaki, kuhain na natin yung ating sibuyas. Ganun lang po yung paghihiwa ng sibuyas. Katulad po eh. Ganun lang po para hindi na kayo maghitad-tad mamaya.
Ayan, okay na yan. And then, meron tayong isang malaking langgama. Sali. Ayan. Medyo malaki yung, medyo marami yung maluluto nito. Then, lagay na natin yung sibuya at saka bawang. Ayan. Tapos, yung ating itlog. Ang purpose po ng itlog, para hindi mandikit. Mamaya. Para hindi siya dumikit sa kawali. Tapos, magpapadagdag lasa din yan mamaya. Lagay na po natin yung harina. May nasa 1 kilo po ito. Tuloy-tuloy lang po. Yan. Shoutout nga pala kay Dandrib Sir nga na paboritong-paborito ang ukoy na puso ng saging. Ito po yung cornstarch. Ito yung magpapakristi. Tapos, haluin na po natin. Napakadami pala nito. Yung hindi abuti ng ano, pagluto, pagka may sobra, hindi naman ito napapanis, lagay niyo po sa ref. Lagay na po tayo ng paminta. So, ang gusto ko, maraming paminta. Para mabango yung ating upoy. Durog na paminta. Tapos lalagay na po tayo ng magic sarap. Lagay po tayo ng bitchin. Diyan maglalagay na po tayo ng tubig. Sa tubig po, alalay lang. Alalay lang po sa tubig. Kasi baka sumobra. Ayan muna. Then, haluin. Dagdag tayo ng tubig. Ganito lang po yung eksaktong pagkakatimpla nito. Hindi siya yung maraming tubig dahil para hindi tayo mahirapan sa pagpiprit. Kunting tubig pa. Kunting-kunti na lang. Yun. So ngayon po maglalagay na po tayo ng asin. Asin. Tansya lang muna. Tapos, lalagay po tayo ng asukal. Para salinamnam ng ating ukoy. So make sure po na halong-halo talaga para pantay yung lasa. So ngayon po, nakuha na po natin yung tamang quality ng pagkakamix ng ukoy. So, pwede din natin itong tikman para sure talaga yung ano natin. Pwede naman itong tikman. Ayan. Tikman natin. Okay na. Next po nito, magluluto na po tayo. Yan po, lapitan mo. So, yan po yung tamang pagkakamix ng ukoy. Yan, napakaganda nga. So, lutoin na po natin. Yan, ngayon po, magluluto na po tayo. Kuha tayo ng kaunti muna. Yan. Gamit tayo ng isang maliit na lagayan. Kasi napakalagi naman ang ating nagawa. Tapos, punta na tayo doon. Yeah. Tansya lang yung apoy. Mantika.
Yan. Dami tayong mantika. And then lagyan natin sa mga gilid para hindi mandikit. Tingnan po natin kung mainit na, lagay po tayo ng asin. Yan. Lalagay na po tayo. Yan. So gumamit tayo ng takalan. So ganun lang po kadali. One point. Pangalawang salang. Yan, sigurado pong maparipariyas yung laki niyan dahil ginagamitan natin ng pinagbabawal na teknik. Binabaliktad, bumaba na yung isa. Ibig sabihin, okay yung ating misla. Maganda yung ating pagkakamisla. Ayan. Para parehas lang yung laki niya, no? Ito po yung pang-anim. Ito na po yung ating unang salang, malapit na pong maluto. So baliktarin pa natin. Ayan, napakaganda. Yummy. Crispy crispy dahil naglagay tayo ng cornstarch. Ito na po yung unang salang. Aunin na po natin. Ayan. Napakaganda. Ayan. Sarap. Oh. Malutong na malutong, oh. Ito na po yung unang naluto natin. Oh. Mmm. Crunchy, crunchy. Mmm. Eh, ito na nga po after 1 hour nating linuto. So inabutan na tayo ng dilim. Ayan po, napakarami. Pero hindi ko pa po naubos yung natimpla ko. Ayan. So tinigil ko na. Linagay ko sa ref. Para bukas din naman yun mapapanis dahil nasa ref. So yan po, napakarami. Nasa ano yan? Nasa 30 pieces. Yan, napakadami. Tapos naggawa na rin tayo ng suka. So tara, mukbangan na! Wow! Ayan, after 1 hour nating linuto. Dahil marami tayong natimpla. So yung iba, andun sa ref, bukas na lang. So ito nga po, tiki man time. Ayan, bundok ng ukoy. Ayan, napakasarap. Tapos meron tayong ginawang suka na medyo matamis yung pagkatimpla. Kain po. Crispy crispy, oh. Oh. Wala muna tayong sausawan. Sausaw na natin. Chili. Mm.
Sarap. Yan lang po ang sikreto ng ano, para crunchy yung inyong parinito. Kahit sa manok, itry nyo. Yung arena, yung trigo, haluan nyo po ng konting cornstarch. Galang cornstarch ang nagpapa-crispy. Ketchup fried chicken, sa ukoy, o kahit sa anumang ano, parinito na binalot ng arena. Inabutan na tayo ng gabi. Nag-umpisa akong magluto alas 3. Sobrang dami, hindi pa naubos. So siguro hanggang dito na lang po. Sana nasundan niyo po yung paglulutungan ng ukoy na puso ng saging. Then sa next, gagawa tayo ng ukoy na hipon. So sana makabili tayo sa Bacolod. Kay Nana Mercy, Dangkalan. Magulang ng kaibigan ko, Jean Paul Dangkalan. Sana makabili tayo doon ng hipon. Para yun ang maiukoy natin sa next. So yan po, sana po nakapag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Din huwag niyo pong kalimutan mag-click ng aking notification bell para pa-updated kayo sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Then, God bless.